mahiwaga nga matipapakalo. Noong unang panahon, hindi malaya ang mga kabataan na makapili ng tao na nais nilang mahalin at makasama. Nako po, narinig ko na yan. Ayan wala ka na, yan. Ayan ka na naman eh. Ang wala ganda na sana yan ng intro ko. Wala na, kinontra na naman. Intro pa lang. Palpak na naman to. Nung unang panahon dyan, lahat nagsisimula yan. Wala, wala yan. Wala na naman to. Wala na eh. Okay na sana yung momentum. Kinontra wala na naman. Wala yan. Narinig ko na yan. O ano? Sus! Sige. May mamamatay dyan. Walang mamamatay dyan. Ano ka ba naman? Tahimik. Oo. Oh. Masayahin. Hindi. Tapos yung magulang matulungin. Magulo dito. Walang tahimik. Magkakaanak. Yung anak, lalaking salbahe. Parurusahan ng diwata. Walang ganon! Walang ganon. Hayaan mo muna ako magkwento. Wala pa, makinig ka muna, ang ganda nito. Ayoko ng... kasi nasisisi, nadadamay ako eh. Anong nadadamay? Gusto ko lang sabihin. Nagka-award na nga tayo eh. Hindi kasi ako plastic, pare, pasensya ka na. Nagka-award na tayo. Nagka-award. Ang dami ng mga invitation. Nung Sabado, may hosting tayo sa Jets Island Resort. Oh. Diba, nabigyan tayo ng pagkakataon. At nagka-guest na rin tayo sa TV. Ma-inspire kayo, ma-motivate kayo dahil ang ganda ng storya dito. Hamog! Yan yung sa gabi. Ha? Yung simoy sa gabi pag yung parang uulan na hindi. Parang uulan na hindi. Yan diba? Yun. Oo. Yan yung medyo tawag nito. Para siyang usok. Yung... Sa gabi yun. Okay. Pag sa umaga... foggy. Okay, nung unang panahon. Nung unang panahon, hindi malaya ang mga kabataan na bumili. Makapili ng tao na nais nilang mahalin at makasama. Sapagkat, tanging ang magulang lamang ang siyang namimili nito. Ibig sabihin yung ano, arrangement. Diba? Oo. Si Bianca, isang ano to? Anong tawag doon? May English niya. Dowry? Dowry. Papalitan mo ng... Pupunta ka sa bahay, dadala ka 15 baka. Mm-hmm. Or nung unang panahon, mga ano yan eh, mga ginto. Lupa o ginto. Basta may dala ka. Ganito, pamalit doon, parang binibili mo. Yung magulang ang nag-uusap. Mm-hmm. Ganito, ganyan. Parang bidding. Bidding. Okay, sige. Kung sino yung may pinakamataas na ano na offer. So, totoo nangyari yan. Oo, totoo nangyari to. Sige nga, pakinggan. Si Bianca ay isang heredera at anak mayaman. Lagi sa luho! Sagana sa material na bagay. Ngunit siya ay malungkot dahil sa sobrang higpit ng kanyang mga magulang. Isang bakasyon ay naisipan ng kanyang pamilya na pagbakasyon dun sa kanilang hasyenda. Mahigpit yung mga magulang niya. Sobrang higpit. Doon ay nakilala niya. Sinong nakilala niya? Si Josh. Josh? Oo. Sino si Josh? Anak ng kanilang hardinero. Naging magkaibigan sila at nang tumagal ay nahulog ang loob. Nako po, napanood ko na yan. Nahulog. Napanood kanilang, ko na yan. Nahulog ang kanilang loob sa isa't isa, Papa Jepoy. Wala at yan. Madalas silang nagkikita tuwing naalis ang mga magulang ni Bianca. Magre-rebelde yan, malalayas. Tapos... Inihiling nila ang kanilang relasyon. Or inilihim nila ang kanilang relasyon, Papa Jepoy. Ngunit di tumagalay na lamang ang kanilang mga magulang ni Bianca ang tunggol sa kanila. Paparusahan niya, tapos pupugutan ng ulo. Wala, walang ganon. Kaya hindi papayag yung anak. Lalaya sila, magdadala ng kabayo. Walang ganon! Napanood ko na yan. Ang sitwasyon dito, pilit lang silang pinaghiwalay. Pinapunta nila si Bianca sa ibang bansa. Ayan na, kita mo. Tapos susunod yung lalaki. Walang nagawa si Joshua. Wala siyang nagawa. Dahil, pag tumutol siya ay mawawala ng trabaho ang kanyang ama. At wala na silang ikabubuhay. Wala silang kakainin. Pero bago umalis si Bianca, nangako si Josh na maghihintay siya at magsusumikap upang balang araw ay maipagmalaki din siya ni Bianca sa kanyang magulang. Mali yung sinasabi po. Doon din papunta yan. Wala. Walang tigil si Josh sa kakasulat sa kanya. Di niya natatanggap ang mga sulat dahil kinukumpis ka pala ito ng kanyang mga magulang ni Bianca.
Naghintay si Bianca. Alam ko na yan. Ano? Kinukuha ng magulang. Yung tatay ang may in love kay Josh. Yun na pala ang kasulatan ni ano. Hindi alam ni Joshua, yung nagre-reply sa sulat. Tatay ni Bianca. Tatay na pala. In love na in love yung tatay ni Bianca. May mga patak pa ng luha. Grabe, oh, naghintay si Bianca sa loob ng 7 taon. Samantala, sa 7 taon na iyon ay naging sundalo itong si Joshua. At naging kilala siya. Parang napanood ko na yan. The Notebook yan eh, naging sundalo. Ha? Naging isang kilalang general. Itong... Sumama yan sa gera. The Notebook yan! Ha? Hindi. Napipelikula yan eh. Movie yan. Movie yan. The Notebook yan. Hindi sila, hindi nyo natanggap yung sulat. Naging sundalo. Naging general siya dito. At, alam ko na yan. Itong si, ano, si Joshua ay nakipaglaban. Ngunit, dun sa kalagitnaan ng gera, Papa Jepoy, grabe yung bakbakan. Habang nasa kalagitnaan sila ng gera, maraming naiisip itong si, ano? May gera? Nasa bakbakan? Nasa bakbakan to. Oh, grabe. Grabe yun ah. Inutusan na ni, ano, ni Josh yung mga bataan niya. Umatake na, grabe. Doon sa kalagitnaan ng gera, Papa Jepoy, napaisip siya eh. Oh. Siyempre pag ganyan ng ganyan yung mga pangyayari. Siyempre, doon sa araw na yon, matyamban at matyamban siya. Oh. Kaya naisipan niya na ano ba? Na mag-retire. Ah, umayaw siya. Umayaw na eh. Kasi siyempre, naisip, gusto niya magkaroon ng pamilya. Hmm. Ngayon, hinanap niya itong si Bianca. General siya. General yan. Kalagitnaan ng gera. Hmm. Umayaw. Umayaw siya. Kasi naisip niya nga, gusto niyang ano, magkapamilya. Hmm. Hinanap niya nang hinanap itong si, ano, si Bianca. Ngayon, sa pagkakaalam ni Bianca, na namatay na itong si Josh. Oh. Kasi binalita na namatay eh. Pero fake pala yung pagkamatay niya doon. Ah. Parang erase ba? Yung, kung napanood mo yung movie na erase. Oh. Oh, parang ganun yung ano, parang planted lang yung pagkamatay. Ikaw kaya, paano kaya pa-erase? Paano kaya? Ngayon nahanap niya si Bianca. Habang ano, habang nababasa ni Bianca yung sulat nga namatay na daw itong si Josh. Oh. Eh, dun sa ibang bansa kasi, di ba malamig yung panahon? Oo. Merong ano, may parang ulap. May parang ulap ba? Yun pala yung pag, yung hamog. Habang binabasa niya, bumungad sa kanya yung parang anino. Parang kilala niya yung anino. Hindi niya maanino, hindi niya maaninag. Parang anino lang ba? Oo. Nabahan siya. Ano kaya yun? Nagulat siya. Mm. Si Josh pala yun. Si Josh? Nahanap siya. Buhay! Buhay si Josh! Tapos? Sabi ni Josh, mahal, ito na ako. Magsimula ulit tayo. Mm. Kung gusto mo, gumawa tayo ng business. Mm. Oo. Magpakalayo-layo tayo, sabi niya. Para maging maayos na yung buhay natin. Umalis tayo dito. Mm. Oo. Umalis tapos, tayo para maging tahimik na yung buhay natin. At pinalabas ko na, napatay na ako. Oo, para hindi na siya guguluhin itong si... Ano, sa kanyang mga kaaway, hindi na siya hanapin. Hindi na siya hanapin. Oh. Kaya simula noon, Papa Jepoy, nagsarili na sila at itong si General nagtayo na ng parlor, salon. Ah! Oo, yun na yung ginawang business nila. Ano pangalan ng salon? Ha? Ano pangalan ng salon? Ano yun eh? Salon Ranger. Kailangan akong mausap dito, ha? Nakakabi ko nito, hindi ko maintindihan eh, ha? Ha? Sasabagin ko yan! Salon Ranger! Salon Ranger! Hinahanap ngayon ang mga kalaban yan. Sabi. Hinahanap! Salon Ranger! Nagduda yung kalaban eh. Buhay pa yata yung si Josh.
So, binabalitaan ng kalaban. Kasi ang pangalan pala niya doon. Sa Lone Ranger. Ang palayaw pala niya dyan sa ano nila, Papa Jepoy, si Ilong Ranger. Sa Lone Ranger. Pangalan lang sa Lone Ranger. Sa Lone Ranger. Apaka walang yamo. Nabalitaan, may espiya, di ba? May mga espiya. Duda sila. Nabuhay pa. Oo. Nabalitaan nila. Sabi ng kalaban, amo, buhay pa si Ilong Ranger. Nagtayo ng parlor. Sa Lone Ranger. Hinanap ng kalaban. Yung Salon Ranger. Si Ilong Ranger ang hinanap talaga. Salon Ranger. Tapos may video pa nga yan eh. May video. May video yan. Ano nangyari? Inuulit ko. Alam mo kung nasaan si Ilong Ranger? Hindi ko alam. Hinampal! Ikaw! Walang babae-babae sa akin! Alam mo ba kung nasa si Lone Ranger? Hindi alam. Sinampal ulit! Grabe yun ah! Oo. Tapos? Tinanong niya ito ng... Sinampal ka agad! Hindi ka pa tanong ah! Bakit? Alam mo ba kung nasa siya? Hindi ko alam! Kita mo na! Laki, hindi nyo alam kung nasaan si Lone Ranger. Pinagsasampal, bakit? Papa Jepoy. Ikaw, alam mo kung nasaan? Ikaw, hindi mo na alam eh. Tinampal yung nagtanong. Sa Lone Ranger. Sinampal yung nagtanong. Na-uwi sa sampalan. Hindi nila nahanap talaga kasi iba na yung ano ni ano ni General. Nagbago na kasi siya ng pictures eh. Nagpa-long hair. Ang mahiwagang alamat ni Papa Carlo. Barangay LS 97.1 number 1 forever.